So this is gonna be great kasi actually, yung work, alam na nila dito na bawal maging free-reigning itong si Imba DJ on the eve. Mm-hmm. And bawal din maging free-reigning itong si Lancelot ni Janos. So ngayon, I think this is a better draft for both of the teams. Especially for Signal Ultra kasi una, ang ganda ng early game and may kompleto si Ricados. May stun, may team fight. Yeah. Pati meron silang pang-control dito on early, again, pantanggal ng energy shields para sa Signal Ultra. Again, yung Harith, isang Zaman Force lang, pwede niya agad yung Chrono Dashes and also i-take down agad yung mga energy shields para mag-occupy or at least get the attention of World Oster Force. Interesting to. TDZ, another pick-off lineup para sa side ng World Oster Force. Maganda yung nabanggit ng ating analyst kanina na kasi may mga type of supports na kayang magpabilis ng jungle mo. Mm-hmm. So, for sure, kailangan bantayan dito. Sa game na to, yung purple taking ng dalawang teams, especially the Ling, mm-hmm. na kailangan yung purple. So, with the traps and the back siya, na meron ang work, mapapaganda ang buhay ni Chu dito. Indeed. At ang taas din ng stealing capability dito ni Chu kasi pwede siyang jump in sa mga walls eh. Kumbaga, aabangan niya lang kaagad yung retribution para makuha agad yung purple, pero with the rotation as well. Pero ito na nga mga kaibigan, second game, first series, Work versus Signal. Tingnan natin kung makakahabol nga ba ma-force ng Signal Ultra yung game 3. I think this is a better comp para sa Signal Ultra kasi una sa lahat, meron na silang pang face check. The one main reason kung bakit punta nga ako sa roots ko, sa grassroots ko, sa basic 101. Sa damager, no? Damager na type na support. Ako muna yung magbimage. Ako muna yung magbimid dito. Yeah. But with the control, kita natin yung positioning ng Work and Signal. Medyo nagkaroon ng adjustment. When it comes to laning, Keke dat ngayon bumibisita na sa bottom lane at tinutulungan si Akoboy na makakuha agad ng kanyang level 4. Kailangan na mauna dito yung Harith kung ikaw ang Signal Ultra. Ganun din sa Signal, sa Work, kasi si Kose, yun yung magiging dilemma niya. One of the main problems ng Alex talaga yan, level 1 eh. Mm-hmm. Pero kapag nakakuha na yan nung gem, sunod, kumbaga tuloy-tuloy ng region eh. Yung bago mag-Clank of Destiny. Elegant. Oo, yung elegant gem. One main reason kaya nilagay dyan yung mga mages kasi nga libre regen mo. Totoo, kada level. So, sobrang goods ka. So, ito yung kinagandahan. Again, with the lineup of Work, they can do this. Na pwede silang mang-psycho ng jungle with this Ling. Buti na lang kamo, nakuha pa rin ni Janus yung orange buff niya. Pero look at this. Nakipag 1v1, 3 Martezi versus Janus. At hindi siya tinamaan ng kanyang Phantom Execution, but the Thorn Rose is enough. First Blood, mapupunta agad sa Signal Ultra. Habang sa bottom lane naman, Aqua Boy. So, Incrofusion at mukhang dito tama kasi pa rin with the sustainability. Ang ganda ng matchup dito sa bottom lane. But sa middle lane naman, Imba DJ, hindi enough yung damage defensive ultimate dito para kay Chu. Pero inikot-ikutan dito si Keke Dat. Hindi pa rin ba enough dito? Hindi rin tumama ang kanyang Abyssal Arrow. RTZ, magpo-pushback muna. But nice positioning para sa Signal Ultra. Wow. And mukhang sila makakauna sa position ng Turtle. Maganda sana yung plano doon ni 3 Martezi dahil nga yung Turtle ay mapupunta dito sa bandang top, sa top lane, kaya gusto sana nilang pumosition kagad. Pero he underestimated Janus dito kasi Janus, perfect Phantom Execution. Biruin mo ha, yung magpapadudge sa'yo kung Benedetta ka ay eye for an eye. Mm. Yun pa yung dinudge ni Janus. Wow. Yung eye for an eye. So with that, nice outplay from Janus. Mas maganda ngayon yung early game ng Signal Ultra. And still, tabla pa rin naman dahil magre-reset yung purple natin. So ang tanong, sino magkocontrol sa next turtle fight? Ang magkocontrol dito kung sino yung talagang makakuha ng isa pang additional item. They have 86 more seconds para kung sakaling... tingin ko jungle din kasi. Si Janus, isa siya sa mga heroes. Well, using the Lancelot, isa sa mga heroes na talagang madaling makasecure ng mga objective. Mm-hmm. Ang gandang Thorn Rose dito, half HP agad para kay Chu. But as I was saying, yung Retribution plus the Thorn Rose combo talaga ang hirap niyang i-counter. Tinahe, mukhang papunta doon para kay Rhea. But Rhea, natinamaan ang Abyssal Arrow! Huli ka, boy! Chu will get the kill here, Rhea. Mukhang ma-isolate Imba DJ. Hindi pa rin kinakasa ang kanyang real-world manipulation. Pero sumusugod dito ang Work Oster Force. Huli ka agad. 3-4-0 exchange para sa Work. At didiretso agad sila sa middle lane. There is a reason why binaban itong Selena. Ni RTZ, meanwhile, hindi pa pala tapos yung Clash TDZ. But then again, sobrang crucial na nangyari na yon. Signal Ultra, they were confident enough kasi na last hit ni Janus dito yung orange buff. Pero the fact na nagamit niya na yung Phantom Execution niya to get that last hit, alam ng Work dito na his only way to escape was the Thorn Rose. Mm. And yung Thorn Rose, madali kasing ma-hit ng araw, madaling timingan eh. Aabangan mo lang doon sa dulo eh. Nako, at
Talking about timing here, Real World Manipulation, sakto sa loob ng Real World ang dalawa, pero nakataas agad si Trey Martisi with his mobility at si Unravel naman sobrang kunat pa rin niya. And Work Oscar Force will disengage successfully. Whoa. Pero sabi mo nga kanina kay Manjin, mukhang nakahuli na naman isa pang araw dito, Janus, hindi enough yung damage, yeah, at the moment. Anong sinasabi mo nga kanina, TDZ? Yung damage talaga ng ano, yung damage talaga ng arrows. Iba eh. Masakit eh. Control talaga. Oo. Pag tinamaan ka yung timing ng Thornrows, given the fact na talaga ang hirap niyang hulihin, but pag tumama yun, enough na yung time na yun para makakuha, yeah, ng lockdown. Para sa akin, TDC, sobrang crucial lang nangyaring team fight na yun. Kasi una, nagkakaroon na ng momentum ang Signal Ultra. So ngayon, marireset ang laban. Kasi alam ng work dito na chumichepi-chepi lang sila. Sasaykohin lang nila itong jungle part na to. And then kapag na-bait out yung Signal Ultra na lumabas, they can go for the arrows and they can go for the burst down. Una, hindi mo mapapatay kagad yung back siya, so pwede siyang sumugod talaga. Pangalawa, si Chu, kaya niya mag-range voice out. So kailangan pa rin mag-ingat ng Signal dito. Naku, mawala ka lumabas! Talking about ingat dito, Real World Manipulation para kay Imba DJ, humuli ka agad si Chu. He will be able successful to take one out. Pero si Chu, along with Janus plus the Angela, Thornrows, may iwasan ka agad, pati yung strings. Hindi makakatakas, but Trey Martisi still looking for more. Janus still moving forward, pero si Reyes sinusubukan niyang hulihin dito si Chu, but it's not enough. Nakatipi ka agad siya. Wow, sabi dito ng Signal Ultra, hindi lang naman kasi kayo yung pwedeng gumangster, kaya din namin yung ginagawa niyong pangsasayko. At sinay ko nila dito yung Work Oster Force doon sa turtle fight. Nagkaroon ng part dito yung work kung ano ba yung uunahin. Are we gonna go for the team fight or are we gonna go for the turtle? And that's a good thing para dito sa side ng Signal Ultra. Look at this. Yung pang psycho ng side ng Signal Ultra dito was lilitohin ngayon yung side ng work. This time, pumasok si Kosei dito. Perfect second skill. Nakuha yung turtle dito, pero look at Imba DJ's positioning with the Real World Manipulation. Buti na lang kamo pumasok doon si Kosei sa kanya. Kung hindi, may part na pwedeng maubos sila doon. And that instant replay was brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get yours now for only 13,999. So dito pumapasok, TDZ, yung sinasabi nating maganda ngayon yung teamfight capability ng Signal. Unlike game number one, this time kaya nilang pumalag. Pero again, yung objectives napupunta sa Work Oster Force. Indeed, at unti-unti na nauubos sa mga outer turrets dito ng Signal Ultra. And yes, I completely agree, teamfight oriented pag tumama agad yung Reward Manipulation. Ooh. RTZ! Huling-huli with the Phantom Execution. Unravel, mukhang maiiwan sa loob. Tatlong miyembro dito ng Signal, pero mukhang mapasok din dito si Chu. Enough ba yung damage niya? Mukhang gagamitin niya ang kanyang ultimate to get out. Pero si Akoboy naman, nakakaroon maganda opportunity with the Zaman Force. Kosei mumababad sa loob. Pero again, another Thornrows. Triple kill para kay Janus. At ito na yata hinihintay ng Signal Ultra na opportunity para maka-takedown ng isa pang turret. Pero sa bottom lane naman, Rhea talagang cutting off the lanes with the dead. Ooh, with the Thornrows. Hindi tumama, medyo tabing eh. Pero si Chu nakahanap pa rin maganda opportunity. Pero yung first kill dito ni Rhea, sa pool na sa pool, saktong-sakto. At again, ang lakas kaagad ng nakabawi agad ang Signal Ultra dito with the strength of this one. Pero si RTZ mukhang hindi pa rin tapos. Rhea manning up, pero naipit siya sa loob. At hindi na matatapos ang kanyang team fight. Pero, Trey Martisi again, keke dat. Mukhang nakahuli pa ng isa-isa. Sa normal attack, makakadodge. Pero hindi, makakataas pa rin. Hindi makakataas si keke dat dito. And Signal Ultra will take the opportunity to take down the turtle. Ibang klase, TTZ, para bang biglang nagkape dito ang Signal Ultra at bigla silang nagising sa katotohanan na teka, bawal tayo mag 2-0. Janus and the whole team nakuha ng apat na straight kills with this Lancelot. And dito mo makikita na ang taas ng mastery ni Janus dito. Ang risky ng mga pasok niya ng Thornrows. And nagugulat tayo bigla niyang napapatay. Dito nagugulat ngayon ang work, ang team ng work. And ngayon may team fight na naman. Naku po, mukhang Trey Martisi nakakuha. Na-shutdown niya si Janus. Tapos si Janus naman nakahuli rin ng isa. Martisi will go down. But another fight here sa side ng purple area. Rhea, sobrang kunat, forced to use his ultimate para kay Chu. But Real World Manipulation, medyo off time, nakakatakas kagad dito yung work, not enough damage. Oh. At Signal, mukhang nakahanap din ng maganda opportunity dito yung work with that fight. At hindi pa nila nata-takedown yung mid turret ng ano, yeah, ng work. I think doon na-punish ngayon ng Work Oster Force itong Signal Ultra. They know na yung Signal Ultra ay may momentum after the turtle. So ngayon, hinahayaan nila na pumasok si Janus. Work
Austral Force na ngayon yung nagre-react. For Signal Ultra, kailangan lang nila maging careful sa mga ganong engagements. They know na kaya nilang pumatay, pero still, may back siya kasi. Mm. May stun kasi rin yung Alice. So, hindi ka basta-basta pwedeng maka-torn rose in. And still, you have an arrow mula kay RTZ dito. So, ang ginagawa ng work ngayon, teka, kailangan na ata natin magtabi-tabi ha. Masyado na silang nagiging agresibo. Masyado na silang nagiging confident with this Angela. Wag dapat nila tayong maliitin pagdating sa damage output. Kasi kaya rin dito ng side ng work. And look at this ha, nag-a-adjust dito ang work pagdating sa items against the Lancelot. Kitang-kita natin dito na, para dito kay Team RTZ, kumuha siya kagad ng brute force. Mm. Additional armor, pati movement speed. Oo. Pag nakakuha siya ng maraming damage or kapag siya nakakuha ng damage dito. But work, looking at the itemization, really on point. Kailangan na kailangan agad makahanap ng sagot para dun sa burst damage ni Janus. Pero also, kailangan din nilang abangan dito si Imba DJ. Yeah. Nakakuha siya ng kanyang brute force breastplate plus the ice pin wand. Still enough for the control, pero burst talaga ang nagiging sagot dito sa side ng Signal. Gusto ko lang din sabihin kasi, TDZ, na kaya ng Signal dito tumimfight, pero kung titingnan natin yung capability nila mag-rotate, mataas ang kalamangan ng work. Meron lang Angela dito ang Signal to control the map, pero kailangan niya pang sumama, kailangan niya pang sumanib. Again, meron kang lane dito na nakay Chu. Probably isang hero ngayon na sobrang hirap kalaban pagdating sa split game, pagdating sa macro game. Kasi kaya niyang tumalon-talon sa mga walls eh. At kaya niyang pumunta kagad sa isang lane. May kasama ka pang traps from the Selena. So malalaman kagad dito ng teamwork kung saan sila dapat pumuesto, kung saan sila dapat mag-split ng map. And dagdag pa doon, meron pa silang gumugulong na back siya. So ang dami nilang ways para i-split up itong mapa natin. Indeed. At talagang kuwang-kuha, check na check kaagad ang positioning dito ng Signal. At kitang-kitang mo naman, si Unravel at si RTZ nag-aabang lang kung nasaan kaagad yung Signal. Pero sa bottom lane, si Trim RTZ cutting out the waves. Pero kailangan din nilang i-respect yung damage output dito ng Signal kasi kapag nakahanap ng magandang tempo dito si Janus and also Imba DJ with his real world manipulation, yun yung magiging key nila para makahabol dito sa lamang ng work Oster. May damage kasi sila eh. Kaya nilang mag-damage output kung Signal ka. Pero kasi yung ginagawa na ng work, na-realize na ng work na hindi na nila kaya ng sabay ang pagbigkas eh. Na-realize na ng work na kailangan na nilang lituhin eh. Kailangan na nilang i-bait out na may lumabas, pick off to, maglabas ng skill, mag-cooldown yung skill, and then tsaka tayo papasok. Mm-hmm. Ganun yung ginagawa ng work ngayon eh. Parang game 1 din eh, no? Oo. Yeah, nambibait na yung work Oster Force ngayon eh. Nagkakaroon na dito ng mga freeze of lane na ginagawa sila dito sa mid lane. Hinahayaan nila na itong Lord take na to, uunahan nila sa bush, and then kapag may nag-attempt, huhulihin nila parang ganyan. No, parang ganyan. Electo final blow, hindi pa rin nakasidestep kagad dito sa Kekadot, pero exposed ang tier 1 turret nila sa mid lane at work magiging successful sa pagkuhan nito. Pero si Aquaboy, mukhang nag-aabang din ng magandang pwesto. Si Kose, nag-aabang din sa may brush area, pero mukhang nahuli din si Janus. Janus, with the puncture, able to get a much more better field of vision. Pero si Aquaboy, nag-aabang din dito. Si Rhea, mukhang mahuhuli. Again, with the ultimate from D'Angela, enough ba dito? Pero si Kose, pumasok agad sa loob. Sinusubukan niya kontrolin. Dito yung members ng Signal Ultra, pero 3 Martizi still moving forward. Ako may mahuhul dito with the ultimate from the Ling. Mukhang sinasayawan ka agad dito ng work Oster Force. 3-4-1 exchange. Pero si Kose, again with the sustainability from his ultimate, hindi siya umamatay. Binate out ka agad ni Kose dito. Lahat ng member ng Signal Ultra at Signal mukhang nalugi dun sa fight na yun. That was so costly para dito sa side ng Signal Ultra because work was baiting the Angela ultimate. Nakita natin na tumagal dito yung pagpili ni Kekidot kung kanino siya papasok with the heart guard. And work, nung nakita nila na pumasok dito sa Uranus, na pumasok bigla dito kay Rhea, nag-change target sila kagad. Pumunta sila kagad dito kay Imba DJ, pumunta sila kagad dito kay Aquaboy, and wow, look at this. Ayan, no, nakikita mo yung marks na yon. Pagkapunta dito kay Uranus, look at this. Tumarget sila kagad ng ibang tao. Pumunta sila kagad doon sa bandang taas. Imba DJ, ang ganda ng position niya. Nakita mo yung discipline eh. Oo. Nang work eh. Teka lang, may Angela ultimate. Kalma lang ha. Kalmalicious lang muna tayo. And then, nakita nila na umalis yung Lancelot. Doon sila lumaban. Wala nang damage output yan. And that instant replay is brought to you by Oppo A94. Experience gaming at full speed with Oppo A94. Get it now for 39,999. At mukhang makakuhuli mo dito. Nice control para kay Imba DJ. Sinubukan niyang kontrolin dito yung Lord and also taking it down. Pero work, Oster Force, mukhang hindi pa rin
tapos, gutom pa rin sila after nila makuha yung mid lane turret. But after nila nakita na si Keke that nag-ultimate, umatras sila ng onte. Nag-have na magandang opportunity at position. Pero with the Thorn Rose, with the ultimate here, Rhea getting controlled. Ooh. Pero makakatakas ba siya? Hindi. Pero mukhang si Chu makakatakas din. And also si RTZ, napagandang control, damage control dito sa side ng Work Officer Force. Inisa-isa nila ang lahat. Ang miyembro ng Signal Ultra at si Imba DJ lang mukhang may iiwan dito. Kaya ba niyang idepensa? Kaso mukhang isang siege minion lang ang kailangan ng Work Officer Force. Tumitili pa nga. Hinuton nila si Imba DJ at next wave na naman, Work Officer Force will win the second series, getting the 2-0 sweep against Signal Ultra. It was a hard fought match for Work Officer Force.